So ayan yung nakuha natin, guys, no. Konti lang siya. Ayun, hindi natin alam kung ilan 'to. Pero mga 0.3 pinakamababa nito. O baka pinakamataas na rin. Good morning, guys. Dito ulit ako sa shop, no. At last time, nag-process tayo ng ano ng gold recovery, at yung ginamit nating solution is hydrogen peroxide and hydrochloric acid. Tapos ang ginawa natin is itinabi natin yung gamit na. So, yun yung gagamitin natin ngayon. Try natin kung kaya pa niyang makapag-process pa ulit. So, meron ako dito ulit, no. Ito na yung tindami rin nung nauna natin. Yan. So, ang ilalagay nating solution dito is yung used na hydrogen peroxide at saka yung muriatic acid. So, tingnan natin, observation nito, kung kakayanin pa ba niyang magtunaw. Siguro kaya, pero mas matagal. So, guys, let's go! Oh guys, ito yung ginamit natin last time. So, ito rin yung gagamitin natin ngayon. So, absorb ulit natin siya, no? Balikan natin bukas. Yun guys, third day na ng ating last batch ng gold recovery. Doon sa mga circuit boards, no? And ang ginamit natin doon ay yung used solution na AP, acid peroxide. Gamit na. So, tinry lang natin. Kasi ngayon ko lang na-test yun, no, na kasi dati, hindi ko na ginagamit yung mga pagka nagamit na yung solution na yun. So, tinatabi ko na, hindi ko na ginagamit. At itong last time, tinry lang natin. And okay pala siya, effective siya, kaya lang medyo mas matagal, at least one day lang. So, one day yung nadagdag, ganun. So, kung dati, 2 days natin siya napaprocess, ngayon, 3 days. So, yun guys, tingnan natin. So, yun guys, ito na ulit tayo. So, ito na sinasabi ko, no, in 3 days, ayun o, matanggal na rin siya. Nakita niyo yung mga ano, makalutang. Yan. So, yun, tatrabahoy na natin. At, yung solution, kasi nakadalawang gamit na to, pwede na natin itong itapon. Guys, dito ko tinatapon, pero meron tayong ano sa ilalim niyan na container. So, nasasalo niya. Hindi yan diretso doon sa ano natin. Then, itatapon natin to safely. Alright. Then, sasalin natin dito yung tubig. Maganda yung acid peroxide method, guys. Safe ka na. Maganda pa yung nakukuha buo. Hindi masyadong nasasaktan yung plated, yung gold. So, binabaklas niya lang. So, ayan yung nakuha natin, guys. Konti lang siya. Yun, hindi natin alam kung ilan to. Pero mga 0.3 pinakamababa nito. O baka pinakamataas na rin. Ayan. Guys, tutunawin na natin. Konti lang talaga siya. Ayan. Sana nga maka 0.3. Para almost 1 gram din.
kasama nung una natin na 0.5, 0.52 or 0.56. Hindi na natin to ni-refine, guys, no? After natin na ma-filter from extraction sa acid peroxide, so diretso tunaw na siya. So ito yung continuation or part 2 nung una nating ginawa na para dun sa mga nagtatanong nating mga taga-subaybay, no, na paano daw kung wala silang asido, walang nitric, muriatic lang yung available. So yun po, pwede yun, muriatic at saka agua oxinada. So ito yung ginawa natin, napakita natin. So bali dalawang video to, yung una at saka ito yung last part. So yun, guys, good luck doon sa mga taga-subaybay natin na gustong matuto. At sundan nyo na lang yung tutorial na ginawa natin para at least may idea kayo at magawa nyo ng tama. Alright, guys, good luck, good luck. Napansin nyo, guys, ang daming paso. Yan yung mga gamit na. So iniipon niya kasi binibili yan. At yung mga nagpa-process din, no? May nakukuha pa sila dyan, mga ginto. Ginto, silver. Dinadaan sa milling yan, dinudurog nila yan, guys. So every December, may namimili ng basura. Basura ang tawag dyan. Yun. Nung last December kasi may bumili dito sa amin. So binayaran kami ng 6,000. Kinuha lang yung mga basura namin. Not bad, di ba? Basura na, may pera pa. Para walang makalupa. Pag mainit, nalagyan mo ng bora. Ayan, guys, may nakita na ako. Ayun, eh. Pwede siguro yan, eh. So, yan siya, guys. So, yan. Kunin na natin. Uy, mukhang ano to, ah. May kalahati, ah. So yun, guys, ito yung nakuha natin, no. Mas malaki talaga siya kaysa doon sa una nating nakuha nung last time. Oh, yun. So timbangin natin to ngayon. Timbangin natin siya. Ayan, nag-check lang yung timbangan. Tapos uuriin din natin yung 0-0 tayo. 0.69. Parang papasok mag 18 to, ah. Ganda, eh. Or 6, hanggang 16, hindi man umabot ng 18. Ah, 14 lang talaga. So yun, guys, dito pa lang, hindi pa ako naglalagay ng ash. So makikita na natin kung anong karat siya. So nagkaroon siya ng ano, pagbabago. Ko kung kita, no, yun kasi kung mataas yan sa 14, dapat yan paglagay mo ng asido mas kuminang pa siya, pero ito hindi, ano, makaano lang siya, nagfade ng konti, guys. Standard na 14K yung nakuha natin, no. Okay na, hindi na masama yun, 1.2 grams. Ayun, guys, 1.2, bali 1.2 yung total na nakuha natin, na recover natin doon sa dalawang process na ginawa natin. So
standard na 14K pareho. So, hindi na masama. Fair and good enough. Diba? So, ayun guys. Hanggang dito na lang yung video natin. And I hope na nagustuhan nyo at nagkaroon ako ng pagkakataon na mabigyan kayo ng tutorials regarding gold recovery without using aquaria. So guys, doon sa mga nagpa-process, good luck. At sana may natutunan kayo. Sa atin lahat, God bless and bye-bye.